Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng sinaing na tulingan. Yung mga hindi pa alam kung ano itong sinaing na tulingan, ito yung pagkaluto nito parang sardinas na. Ito yung pangunahing ingredients natin, yung tulingan na isda. Then guys, para maging masarap yung sinaing natin, nilalagyan niyan siya ng ano. Ito guys, yung taba ng baboy. Yan po ang binili. Pero hindi nasamahan natin ng laman kasi kailangan nga natin yun para maging malasa yung sinaing na tulingan natin. Then, yung ating ginger, yung luya, onions, then garlic. Kailangan din natin ng ground pepper. Then, yung ating seasoning. Bunor ang ginagamit ko para malasa. Then, meron kasi siyang oil. Kaya parang sardinas na ito. Merong oil. Ito. Ang sa akin, yung Golden Fiesta. Subok na ito. Then, yung salt natin. Kasi, kaya marami itong asin na to. Bali, ipipress natin siya para ma-flatten yung ating atulingan. Ang unang gagawin natin, itong asin natin, ilalagay. Alam niyo kung bakit inuna natin yung asin? Kasi ipipress natin yung tulingan para maging flatten siya. Ipipress natin siya, guys. Para hindi siya mabaluktot. Ganyan. Ayan na siya, guys. Then, isa-isa natin siyang ipipress. Ayan. Apat lang itong ginawa ko. Then, itong isa. Ayan na guys, kahit hindi natin siya hiwaan dyan sa gitna, kasi prenes natin, pusa siyang mag-flatten. Then guys, ito, kailangan natin, mayroon tayo sa ibabaw, mayroon din sa ilalim ng tulingan. Guys, susunod natin yung ating ground pepper para ma-absorb lahat. Then, garlic. Pwede natin. Follow na natin yung ating onions. Then, yung ating ginger. Yung luya natin. Seasoning. Bouillon ito sa English. Then guys, lalagyan natin ito ng oil. Kasi, para maging sa, like what I said, yung parang sardinas na siya pag maluto. Supposed to be, ano ito, isang ganito, isang bote na to. Pero, meron na kasi tayong taba. Meron na tayo. Kaya, i-half lang natin ito. Lahat lang natin. Madamihan natin. Then, kailangan niya ng water. Ganito. Kadami. Mga ilang cups? 5 cups of water, guys. Para pag, ano ito, pag nagtuyo na siya, kasi kailangan natin ito siyang patuyuin. Pag natapos na ito, mag-dry na siya, yun na, lutong-luto na siya. Pwede na siyang kainin. Ganito siya kadami yung tubig, guys, para pag ma-absorb nung isda natin hanggang sa ma-dry siya. Kailangan dry siya, yung kunting sauce lang ang natira. Ayan, guys. Anuhin na natin. Sasalang na natin siya.
Mas maganda kung 2 hours siya na niluluto. Depende, pag natuyo na yung tubig niya, pwede na nating hanguin. Ayan guys, iiwanan muna natin. Mamaya pakita ko sa inyo pag naluto na siya, pag wala na siyang tubig. Salang muna natin. Ayan guys, after 2 hours, ayan na yung kinalabasan ng sinaing na kulingan. Ayan, parang sardinas na siya. Napakasarap na niya. Ayan, makikita niyo yan, hinango na namin, kumukulo-kulo pa yung mantika. Ayan. Tapos na yung sinaing na kulingan natin. Don't forget to like, subscribe, and hit my notification para updated kayo. Then guys, thank you for watching. Ito pwede nyong gayahin. Very easy recipe. Salamat po. Bye.